bringing hope the world over. Hope Channel. Mga minamahal po namin mga kaibigan, mga kapatiran, at sa lahat po ng mga palagi ang sumusubaybay sa programang ito, maraming maraming salamat sa Diyos sapagkat Siya ang kadahilanan kung bakit tayo palagi nagkakasama-sama sa pag-aaral ng salita ng ating Panginoon. Ako pong muli ang inyong lingkod, Pastor Ben Casimiro, at sa ating pong talakayan na gagawin ngayon ay muli po natin makakasama si Pastor Jose Orbe Jr. Welcome, Pastor. Salamat, Pastor Ben, at kami po ay nagbabalik sa huling yugto nito pong ating tema sa pagpapanibagong sigla at panibagong buhay. Ang ating huling leksyon sa trimestring ito ay pinamagatang ang naipangakong revival na tapos na misyon ng Diyos. Sa leksyon ito ay ating maunawaan na bagamat mukhang napakahirap at mukhang imposible na tapusin natin ang gawain ng Diyos sa sanlibutan ito. Pero hindi po ito imposible sa kapangyarihan ng Diyos sapagkat Siya rin ang gagawa upang kung magkagayon makita natin ang pagtatagumpay ng Kanyang banal na gawain at ang tayong lahat ay maging kasangkapan lamang Niya para sa Kanyang kapurihan. Sa ating pong gagawin pag-aaral, mga minamahal, mga kapatid, mga kaibigan, ay ating matutunghayan din ang kagalakan na ating makikita na sa leksyong ito ay tagumpay ang ating Panginoon bagamat maraming hadlang. Bagamat ang kaaway gumagawa upang hadlangan ang kanyang karian. Subali sa bandang huli ay makikita natin ang pagtatagumpay nito at ang kagalakan na tayong lahat ay naging kabahagi ng kanyang banal na gawain. Bago po tayo magpatuloy, mga minamahal, mga kaibigan, ay napakabuting atin pong anyayahang muli ang banal na Espiritu na Siya pong magbibigay sa atin ng karunungan at pagkaunawa sa ating pag-aaral ng kanyang banal na salita. Anyayahan po natin si Pastor Orbe na tayo pangunahan sa ating panalangin. Samahan niyo po kaming dumalangin sa Diyos. Makapangyarihan naming Panginoon at Ama, Ikaw ang tumawag sa iyong bayan, iglesia at mga anak upang dalhin ang pabalita at ipakilalang inyong pag-ibig, pagliligtas at muling pagbabalik. Tulungan niyo kami, O Diyos, na maging tunay na bahagi ng iyong kapurihan, ng iyong kalwalhatian, at ng iyong gawain ng pagliligtas. Ipaaninaw niyo muli sa amin ang kahalagahan ng panibagong buhay, pagbabalik sigla, at ang pagsunod sa inyong tagubilin sa kalakasan ng inyong banal na Espiritu. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Mga minamahal na mga kapatid at mga kaibigan, sa lahat po ng mga manonood, tunay po na napakabilis ng ating panahon sapagkat tayo po ay dumako na namang muli sa ating huling leksyon ng trimestring ito na may kinalaman sa paksang revival at reformasyon. Napakaganda ng ating nakaraang 12 mga linggo na sunod-sunod na pag-aaral kung saan tayo patuloy na inaakay ng banal na Espiritu sa tinatawag na revival at reformasyon. At ngayon po, Pastor, ay ating tutunghayan yung nagtatapos na gawain ng ating Panginoon. Mm-hmm. Pastor, paano mo nakitang mahalaga itong ating leksyon sa buhay ng ating mananampalataya ngayon? Pastor, ang lahat ng kauuwian ng ating pagtatapat sa Panginoon ay ang ating inaasam-asam na pagliligtas niya. Pagka naganap sa atin ang kanyang kalwalhatian, pagka naganap sa atin ang pagpabagong buhay na nais ng Panginoong Diyos, dito natin makikita ang kawakasan ng gawain ng Panginoon ng pagliligtas at dadalhin tayo sa panibagong buhay. Mm-hmm. Subalit, ang kanyang itinakda na pamamaraan upang dalhin ito sa kawakasan, no? Upang dalhin ito sa kalubusan na tayo'y nabagong buhay, ay ang pamamaraan ng pagbabalik sigla o yung tinatawag nating revival. Mm-hmm. Ganito, Pastor, ang wika sa Joel Kapitulo 2 sa unang bahagi ng talatang 32. At mangyayari na ang sino mang tumawag sa pangalan ng Panginoon
ay maliligtas. Ito ang magiging lundo ng mga naunang talata sa pangako na ang banal na Espiritu ang gagawa sa ating mga buhay. At marami ang maliligtas sa tatawag sa pangalan ng ating Panginoon. Pagka iniisip ko to, Pastor, parang katulad ng sabi mo kanina, paano nga ba ito magaganap? Para lamang sa kaalaman ng ating mga taga-subaybay, mayroong tinatayang 7 bilyon na katao ngayon sa buong sanlibutan. At tinataya rin, ayon sa ating mga tala, na merong 25 milyon lamang, no, ang mga Adventista kasama ng kanilang mga anak, ng kanilang mga tahanan, sa buong sanlibutan. Paano ito makalalaganap at tatapusin ang 7 bilyon sa buong sanlibutan? Mabilis pa ang paglago, ang panganganak, kumpara sa nababautismohan at napapaanib sa iglesia. Pagka itong sinundan natin, ay parang imposible nga na matatapos. Dito ipinakikita ng ating huling leksyon sa temang ito na banal na Espiritu ang nagpasimula, siya rin ang tatapos. At dito makita natin, ito talaga isa sa gawain ng Diyos. Ito yung misyon ng Diyos na tayo ina niya, yan lang makisangkot. Ang may responsibilidad sa pagtatagumpay nito ay walang iba kundi ang Diyos din. Totoo. At siya rin ang gagawa para ito'y matiyak na darating sa kanyang pagtatapos. Opo, Pastor. Hindi lamang natin winawalang bahala yung magiging mga kaparaanan ng teknolohiya, magiging kaparaanan ng karunungan ng tao upang mapabilis ang pangangaral. Mm-hmm. Pero huwag natin kaliligtaan anumang karunungan ng tao na isasangkap sa pamamaraan upang dalhin ang pabalita, banal na Espiritu pa rin, sa kanyang kapangyarihan pa rin, matatapos ang gawain ng ating Panginoong Diyos. Sa malin sabi, Pastor, ay itong ating pag-aaral na tatalakayin ngayon ay makikita natin na bagamat mukhang mahirap at alam natin gumagawa rin ng kaaway, pero ang katiyakan dito at kasiguruhan natin dito ay ipinangako rin ng Diyos ang pagtatagumpay nito. Opo. Pastor, sa ating pag-aaral ng leksyon ay ipinapakita na kapag ang Diyos ay nagbigay ng kanyang utos sa kanyang bayan, ito'y may kakambal palagi na mga pangako. Ano ba ang pag-uutos ng ating Diyos at ano rin ang pangako na ating makikita dito sa ating leksyon? Tungayan natin ito, Pastor, sa 28 kapitulo ng Mateo, ang mga talata ay 18 hanggang 20. Ganito ang sinasabi riyan. At lumapit si Jesus sa kanila at sila'y kanyang kinausap na sinasabi, ang lahat ng kapamahalaan sa langit at sa ibabaw ng lupa ay naibigay na sa akin. Dahil dito, magsiyaon nga kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa na sila inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. At narito, ako'y suma sa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Yan ang ating tinagurian, Pastor, na dakilang tagubilin ng Panginoon sa kanyang iglesia. Ang magsiyaon, gawin silang mga alagad, bautismuhan sila at turuan sila sa mga panuntunan ng ating Panginoon. Ito yung tinatawag na Great Commission. Yes. Oh. At ito yung napakalaking gawain ng ating kinakaharap ngayon. Ang lalong nagpapalawak niyan, Pastor, ay yung mga salitang sinusundan ng salitang lahat, no? Kaya mapansin mo diyan, lahat ng mga bansa, no? Lahat ng mga bagay na inutos ko sa iyo. Yan ang nagpapalawak. Magaganap lamang ang katapusan ng gawain pagka narating ng pabalita ng Diyos ang lahat ng mga bansa at ang lahat din na itinuro ng Panginoon ay naipagkaloob. Kasama nito ngayon ang kanyang pangako. Kasi hindi natin ito magaganap ng atin lang. Ikita mo, ilang libong taon nang nakalipas mula nang ipagkaloob ito ng Panginoon. Mas marami pa rin ang isinisilang sa sanlibutan kaysa sa pumapasok sa iglesia. Kaya narito ang pangako ng Panginoon, kakambal ng dakilang komisyon na ito na ipinagkaloob sa atin. Gawa, Kapitulo 1, ang talata ay 8. Sa Gawa, Kapitulo 1, talatang 8, ganito umika. Datapwat tatanggapin ninyo ang kapangyarihan pagdating sa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem at sa buong Judea at Samaria at hanggang sa kahuli-hulihang hangganan
ng lupa. Kita mo? Kaya kung ito'y nagwiwika pa sa ating kapanahunan ngayon, eh hanggang sa naaabot pa, no? Nakaalaman at buhay ng tao, sasamahan tayo ng Panginoon ng kanyang pangako. At ang pangakong yan ay ang kapangyarihan pagdating sa inyo ng banal na Espiritu. Sa manisabi, Pastor, eh, parang mali kaya yung kaisipan ng maraming tao ngayon na para matapos ang gawain ng Panginoon, eh, kailangan natin ng maraming kwarta. Para bagang nakapokus ang isip ng tao ngayon na kailangan natin ng maraming resources para matapos ang gawain. Ito'y ipagkakaloob ng Panginoon kung mauuna sa atin yung pagkamit ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Oh, so ito'y mga dagdag na lamang. Totoo yun. Ito ang gagamitin pa rin ng Panginoon, ano? Para tapusin ang gawain. Pero ito'y bunga lamang kapag ka tayo'y handa na tumanggap ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. So sa malinsabi ay ang mapakalaking gawain ng ating Panginoon ay dadating sa pagtatapos at ito'y sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Totoo po yun. Gusto nating makita ng ating pong mga taga-subaybay, ng ating pong mga mananampalataya na talagang malaki po ang tunay na gagampanan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu sa pagwawakas ng gawain ng ating Panginoon. At yan ang ipakilala ang kanyang pag-ibig, ang kanyang pagliligtas, at ang kanyang muling pagparito. Sa maling sabi din, Pastor, ay makita natin na ang malaking gawain ng ating Panginoon, ito'y malino na gawain ng Panginoon, tayo'y nakikisangkot lamang. At sa pakikisangkot na ito ng gagampanan, ay tayo bibigyan pa ng kapangyarihan. So yung sinasabi na ang banal Espiritu gagawa, o tama, gagawa siya, pero tayo rin ang siyang kanyang gagamitin. Kaya nga, Pastor, doon idinidiin yung kaisipan ng pagpapanibagong sigla o yung revival. Diba? Habang gumagawa ang banal na Espiritu sa atin, individually, sa bawat isa sa atin, gagawa naman tayo upang magampanan ang dakilang tagubili ng ating Panginoon. Tama yun, Pastor. Napakahalaga talaga nitong pagpapanibagong sigla o revival dahil ito ang magbibigay daan upang kung magkagayon, maging karanasan natin ang pagsasakatuparan ng Great Commission. Alam mo, Pastor, lalo pa ngang maididiin yung ating kapananagutan na dalhin ng pabalitan ng Diyos. Pagka naunawaan natin na ang tinutukoy o binabanggit sa Mateo 28:19, yung ta ethne, ay sumasaklaw hindi lamang doon sa naaabot ng ating pananampalatayang Kristiyano, kundi bawat dila, bawat lahi. Eh kasi tingnan mo ngayon, simula nung ako'y namulat, no, sa sangkakristyanuhan, ang kadalasang nadadala natin sa pananampalataya ng ating Panginoon, iyon na rin mga dating Kristiyano sa ibang sekta. Mm-hmm. Eh kung tutukuyin, 2.2 billion lamang ang Kristiyano sa kabuang 7 billion na populasyon ng buong sanlibutan. Wala pa tayo sa ikatlong bahagi. Napakalaki pa ng gawain. Malaki at pa. At naroon nga, Pastor, yung ating pinag-uusapan kanina na yung ibang mga pananampalataya, maliban sa mga Kristiyano, talaga napakahirap abutin. At napakarami nila na sa ating sariling kakayahan at resources mukhang imposible. Totoo yan, Pastor. Naramdaman kong kabigatan yan, Pastor. Kamakailan lamang nang galing ako sa isang bansa na tawaging Cambodia, no? Ang kanilang pananampalataya doy, talagang mahigpit at masidhing pagkapit sa tinanggap nilang katotohanan. At ito'y inaakala nila mula sa isang makapangyarihang Diyos. Eh, gaano karaming tao yan? Eh, kung hindi tayo gaganap ng talagang tungkulin na masidhi, abay, kailan pa matatapos itong gawain ng Panginoon? So, hindi ito sa relihiyon, Pastor, eh. Mm-hmm. Hindi ito sa relihiyon. Kasi itong mga taong ito naniniwala sa kamusliman, no? Sa Buddhism, sa Hinduism, no? Shinduism. Eh, napakarami nito, Pastor. Mm-hmm. Hindi po pwedeng sa doktrina lamang ito madadala. No? Kaya, itong mga taong ito na may masidhing pananampalataya sa isa ring makapangyarihang Diyos, pagka nakita ang banal na Espiritu sa atin, na hindi nila nasaksihan sa kanilang mga buhay, na sa atin na gumagawa, malaki ang dadalhing kapangyarihan ng banal na Espiritu. So napakahalaga talaga maging karanasan natin ang pagpapanibagong sigla. Oo. Upang makapangyarihan, makagawa ang Diyos sa pamamagitan natin. Eh minsan nga, nakapagmamalaki na tayo sa kakaunting sakripisyo na nagaganap natin bilang Kristiyano, ano? Pero pag titingnan mo itong mga pananampalatayang ito, isa kanilang kultura, kung hindi ka magiging manggagawa sa templo na magtatayo ng mga templong ito, dapat makapagbigay ka ng malalaking bato
Eh ang marami dito, may bahagi pa ng kanilang buhay na dapat maging monk sila. Higit pa sa sakripisyo na iniisip nating mga Kristiyano. Kaya kung hindi mababago ang ating buhay, Pastor, kung hindi mababago ang ating paraan ng pagkilala sa Diyos, hindi maakit ang mga taong ito. Diyan papasok ang kapangyarihan ng banal na Espiritu sa atin. At dito nga natin na sinasabi na tayo ang bayan ng Diyos, tayo ang mga anak ng Diyos. Pero ang sanlibutan ay nakatingin din sa atin. Anong kaibahan natin sa kanila? At kadalasan, ang pinangangalandakan natin ay yung pangalan natin, no? Adventist o Seventh-day Adventist. Pero marami pa dyan ang dadalhin ng Panginoon sa kanyang kawan. Okay. Maraming salamat, Pastor. At dito sa ating pag-aaral ay meron pang binabanggit na isang paglalarawan pa ng banal na Espiritu. Ang tinatawag na ang pagdating ng una at huling ulan. Opo. Pastor, ano ba yung binabanggit ditong una at huling ulan? O, wala pong iba, Pastor, ano? Kundi tinutukoy nito ang paraan ng pagkakaloob ng banal na Espiritu sa atin. Kasi kanina, tinutukoy natin, banal na Espiritu ang pangako sa atin upang malubos ng Panginoon at mawakasan niya ang kanyang malaking gawain ng panibagong kasiglahan at panibagong buhay na magdadala sa ating kaligtasan. Itong banal na Espiritu na ito ay ipinakita sa paglalarawan upang madaling makintal sa ating isipan. No? Ito'y mababasa natin sa Santiago Kapitulo 5, ang talata ay 7. Mainam siguro, Pastor. Basahin niyo po ito. Mangagtiis nga kayo, mga kapatid, hanggang sa pagparito ng Panginoon. Narito, inaasahan ng magsasaka ang mahalagang bunga ng lupa na may pagtitiis hanggang sa tanggapin ang ulang maaga at huli. Oh, kita mo, Pastor, ano? Tungkol sa malapit ng pagbabalik ng Panginoon o pagparito ng Panginoon, ginamit ng may akda ng Santiago ang larawan ng magsasaka at itong mahalagang pangangailangan ng una o yung tinatawag na maaga at huling ulan o yung ulan pagkatapos na mailatag o maitanim ang mga binhi. Sabi din sabi, ang tinutukoy dito yung gawaing gagampanan ng banal na Espiritu. Oo, Pastor. Ito po yung paraan na ipagkakaloob sa atin ng banal na Espiritu. May dalawang pamamaraan ng Diyos na ipagkakaloob ang banal na Espiritu sa atin. No? At dito'y kinakailangang maging handa tayo. So, tutukuyin natin ito, Pastor. Ano ba itong binabanggit ng Santiago 5:7 na maagang ulan at huling ulan? Matutunghayan po natin ito sa Isaiah Kapitulo 44, ang talata ay 3. Susundan po natin ito. Sa inyo po ng mga sumusubaybay, Isaiah Kapitulo 44, ang talata po ay 3. Ganito ang wika. Sapagkat ipagbubuhos ko ng tubig, siya na uhaw. At ng mga bukal ang tuyong lupa. Aking ibubuhos ang aking espiritu sa iyong lahi at ang aking pagpapala sa iyong suwi. Kita mo, Pastor, ano, para sa kaliwanagan ng ating pong mga taga-subaybay, ito po'y hinahalin tulad sa pagbuhos ng ulan sa paghahanda para sa pagtatanim. At yun naman pong huling ulan, yun naman ang ulan o tubig na kakailanganin upang lumago at mahinog, no? Ang itinanim. Sa ganitong paraan makikita nyo na yung unang taludtod ay nagpapaliwanag o lalong nagdidiin dun sa ikalawang taludtod. Ang sabi po rito ay bukal para sa tuyong lupa. Ibinuhos naman ang banal na Espiritu sa iyong lahi. So yung binabanggit ditong tubig, ang banal na Espiritu. Ito yung banal na Espiritu, ipinaliwanag nung huling taludtod yung naunang mga salita. Totoo yun, Pastor. Palibasa nga na ang magsasaka pagka nagtatanim ay nag-aantay, no? Noong unang buhos ng ulan. Sapagkat ito ang maghanda sa lupa para pwedeng bungkalin at taniman. Oh. Kaya mahalaga yan sa isang magsasaka. Pagka hindi pa nagaganap itong unang pagbuhos ng ulan, kadalasan ito'y nagaganap sa buwan ng Setyembre at Oktubre, no, ng taon. At hinahanda ng unang ulan ang lupa upang lagyan ng binhi sa pagtatanim. Oh, dito makita natin, Pastor, yung iisang ulan nito pero may magkaiba silang gawaing ginagampanan. Na yung unang pagbuhos ng ulan ay upang palambutin ang lupa, ihanda ito na mabungkalan at mataniman. At kung ito'y mataniman na ay sisibol siya na patuloy na tinutustusan ng unang ulan. Pero dito sa pagdating ng huling ulan, ito naman ang aakay tungo sa pagkahinog ng mga binhi. Kasi pagkawala yung huling ulan na yan,
hindi mahihinog ang bunga ng binhi. Nagiging pipi. Oo. Pakinggan natin, Pastor, ang patutuo naman ng Joel Kapitulo 2, ang talata ay 28. Ganitong wika sa Kapitulo 2, talatang 28 ng aklat ng Joel. At mangyayari pagkatapos na ibubuhos ko ang aking espiritu sa sa lahat ng laman. Mm-hmm. At ang inyong mga anak na lalaki at babae ay manghuhula. Ang inyong mga matanda ay magsisipanaginip ng mga panaginip. Ang inyong mga binata ay mga kakita ng mga pangitain. Kita mo, Pastor, ano? At idudugtong ko yung talatang 9, Pastor. At sa mga lingkod na lalaki at babae naman ay ibubuhos ko sa mga araw na yon ang aking espiritu. Maliwanag po ang ating talata. Mm-hmm. So, kakailanganin, Pastor, ng pananim na tumanggap nitong huling ulan. Kadalasan naman, ito'y nangyayari, no? Doon sa tinatawag na cycle ng pagtatanim doon sa lugar na kung saan kinabuhayan ng ating mga naunang, no, mananampalataya, sa mga buwan ng Marso at Abril, no? Dito nagaganap yung tinatawag na ulan na siyang magpapahinog ng kanilang mga pananim. Ang tinutukoy mo, Pastor, ay yung background doon sa Palestina. Mm. Kasi dito sa atin ay ang panahon ng tag-ulan ay sumasapit sa bandang Hulyo. Dito sa atin ay bandang Hulyo na pag bumuhos ang ulan ay inihanda pa muna ang lupa na lumambot hanggang sa mataniman. Pero pagdating nito ng mga bandang Setyembre, Oktobre na yan, ay dito kailangan talagang tumanggap pa ng ulan para akayin naman ng mga kumpalay pa yan ay akayin ito sa pagkahinog. Tama yon. At ito rin ang magbibigay sa atin ng paglalarawan kung paano mangangailangan ng ating pananampalataya ng unang ulan. No? At gayon din, upang mahinog ang ating pananampalataya, sasangkapan din ito o tatanggap din ito ng huling ulan. Pastor, nung ang mga alagad ay tumanggap ng pagbuhos ng Banal Espiritu nung panahon ng Pentecoste, ito ba'y una o huling ulan? Aba, siyempre, Pastor, yan nga yung ating tinutukoy na una. Mm-hmm. Nang itatag ng Panginoon ang sangkakristyanuhan, ang iglesia, ang kanyang bayan na magdadala ng dakilang, no, tagubili ng Panginoon sa buong sanlibutan o yung Great Commission. So, sa manisabi, kumbaga sa palay, ang iglesia ay pinasimulan, mm-hmm, itinanim, at ito'y patuloy pang lumalago, pero dadalhin pa rin ito sa kanyang pagkahinog o ihanda sa pag-aani. Tama, Pastor. At dito tayo naghihintay ngayon ng pagbuhos ng huling ulan para sa pag-aani. Idinidiin natin, Pastor, ano, itong unang ulan ay nagaganap sa atin, una, nung itinatag ang iglesia. Ikalawa, sa sino man natatanggap sa Panginoon. No? Imagpapasimula sa kanya ang pagtatanim ng Panginoon ng binhi sa kanyang puso ng katotohanan ng Diyos. Mm-hmm. At ito'y magpapatuloy. Mangangailangan din siya ng huling buhos ng ulan upang itong pananampalatayang ito'y sumibol at magbunga ng ayon sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. So, samantalang tayo pala naghihintay ng pagbuhos ng huling ulan, ay titiyakin din natin tayo tumanggap ng unang ulan. Ah. Kasi kung walang unang ulan, at sasabihin natin naghihintay na lang tayo sa pagdating ng huling ulan, ay wala pala tayong inaasahan. Talagang nakakatawa yon, Pastor, sapagkat ano ang pahihinugin, no, ng huling ulan kung walang nabungkal na lupa, walang naitanim na binhi, no, at walang inalagaan ng araw at tubig o ng ulan sa una. At ang iyong tinutukoy, Pastor, na pagbubungkal dito ng lupa, ito yung ating mga puso. Ito yung ating mga kabuhayan. Na ang Banal Espiritu ay gumagawa na sa ating mga buhay, siya na rin yung gumagawa at siya na rin yung naghahanda sa atin sa pagbuhos din naman ng huling ulan. Kaya hindi mo talaga, Pastor, pwedeng iwalang bahala yung gawain ng Banal na Espiritu. Talagang kitang-kita mo rito sa pasimula hanggang sa pagpapahinog ng ating pananampalataya, naririyan ang kahalagahan ng gawain ng Banal na Espiritu. At dito natin nakita pa ito yung tinatawag na pagpapanibagong sigla at yung tinatawag na pagpapanibagong buhay. Mm-hmm. At kapag ito'y naganap sa ating mga buhay, ay dito natin makitang nalulubos ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu na magawa niya ang kanyang panukala sa sanlibutan. Sa pagpapatuloy ng ating pag-aaral, Pastor, ano mga kinakailangang ating gawin upang tayo maging handa sa pagbuhos ng huling ulan? Una, Pastor, sa maraming mga kinakailangan nating gawin, no, upang matanggap natin ang pagbuhos ng Banal na Espiritu o ng huling ulan sa atin,
ay yung ating paghingi, yung ating paglapit sa Panginoon, yung ating pagsumamo sa Kanya na ito'y Kanyang ipagkaloob at ating tanggapin. Palibasa nga, maipagkakaloob lamang ng Panginoon at magiging handa lamang tayong tanggapin yung bagay na hinihiling natin. Ibig sabihin, kailangan talagang hilingin. Hindi mo maaaring ibigay na ito sa atin. Pwede, Pastor, pero hindi magiging lubos ang maaaring idulot nito sa atin. Sapagkat pagka tayo'y humihingi, merong tatlong bagay na nagaganap. Una, nakakakita tayo ng pangailangan natin. Mm-hmm. No? So, inilalayo tayo sa pagmamalaki. No? Mm-hmm. Ikalawa, kinikilala natin na nagmumula lamang ito sa Diyos. Mm-hmm. At do'y pinupuri natin siya, niluluwalhati mm-hmm. natin siya. At pangatlo, tinuturuan tayo nito na magtiwala sa Kanya. Mm-hmm. Kaya pag ipagkakaloob lamang ng Panginoon na wala tayong tunay na pagkakilala, hindi malulubos ang maaring idulot nito sa atin. At saka marahil ay isipin ng tao na hindi ko naman kailangan, ibinigay na lang kasi yan. Mm. So napakahalaga talagang hilingin natin. Kaya tingnan mo, Pastor, sa Lucas Kapitulo 11, ang talata ay 13, idinidiin pa ang kaisipang yan. Kung kayo nga, bagaman masasama, ay marurunong mangagbigay ng mabubuting kaloob sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong Ama sa kalangitan na magbibigay ng Espiritu Santo sa sisihingi sa Kanya? So merong katiyakan na kapag humingi naman tayo, ay Kanyang ibibigay. Actually nga, Pastor, inilaan yan eh. Ang kinakailangan lamang natin ay maging handa ang ating kalooban at ito'y magaganap sa paghingi natin. So samantalang ating hinihingi, ay yung sarili naman natin ay ating din inihanda. Tama yun. Nandoon marahil ang ating pagbabasa ng banal na kasulatan, nandoon yung inilalagay natin ang sarili natin na tayo ay maaring mabuhosan ng banal na Espiritu. Totoo po yun, Pastor. Ano? At para po sa kapakinabangan ng ating pong mga taga-subaybay at taga-panood, hindi ibig sabihin na may pangangailangan ng ikalawang ulan, Pastor, dahil sa nawala yung una. No? Kundi gusto nating idiin, hindi kulang ang una. No? Ganap at lubos ang unang ulan para sa Kanyang hangarin na ito'y magpasimula ng binhi. No? Mm-hmm. Pero may bahagi ng ating paglago na mangangailangan naman nitong pangalawa upang yung sunod na bahaging yon ay tayo'y pasakdalin at lubusin upang handa tayong anihin sa ating mga bunga. Oh, at yun ang gusto natin mangyari, Pastor, na tayo maging kapakipanginabang, na tayo ay may malaking magawa sa gawain ng Panginoon, na naghihintay tayo sa pagbuhos ng huling ulan. Pero kagaya ng binanggit ko kanina, Pastor, ay kailangan ilagay din natin yung sarili natin sa kalagayang maaari talaga tayo mabuhosan ng huling ulan. Ay baka naman naghihintay tayo sa pagbuhos ng huling ulan, pero ang ating pag-iisip, ang ating mga pananalita, ang ating mga paggawa, ay talagang mapipighati ang banal espiritu, ay hindi bubuhos ang huling ulan. Kaya nga, Pastor, kaya inilalayo natin sa kaisipan na kapag ka tumanggap na ng unang ulan, automatic, ang iniisip ng marami, ay darating talagang ikalawa at sila'y malulubos. Pero hindi automatic. Hindi po ganun, Pastor. No? Kasi maaring tumanggap ka ng unang ulan, no? At pagka hindi ka nagpatuloy sa biyaya at kapangyarihan ng banal na espiritu, ay maaring hindi ka tumanggap doon sa ikalawa. Sapagkat hindi ka nanatili sa kalagayan na ipinagkakaloob mo ang iyong sarili upang ganapin ng Panginoon ang paglulubos sa iyo. Mm-hmm. Kaya hindi po pwedeng minsan ay tuloy-tuloy na. No? Mm-hmm. Kinakailangan talagang araw-araw yung tinatawag na sanctification ay nagaganap sa ating buhay. Nilulubos tayo ng Panginoon sa tuwi-tuwi na. At kapag ka naganap yun, dito tayo makapangyarihan gagamitin ngayon ng Panginoon upang matapos na ang kanyang banal na gawain. So mga minamahal ng mga kaibigan, mga taga-subaybay, siyasatin po natin ngayon ang ating mga sarili. Tayo po ay umaasa na at nananalangin ibuhos na ang banal na espiritu. Pero kamusta po ang ating kalagayang espiritual? Inilalagay po ba natin ang ating sarili, ang ating mga kaisipan? Ang ating po ba mga pananalita, ang ating mga pagkilos at mga paggawa? Ang mga panukala natin sa buhay sa araw-araw? Ito po ba'y nakalagay na sa sitwasyong maaari na tayong buhusan ng banal espiritu? So ito po'y ating unawaing mabuti at pagbulay-bulay mabuti at hilingin natin sa kapangyarihan ng banal espiritu ay tayo po'y maging handa sa pagbuhos ng banal espiritu. Tama, Pastor. Pastor, ano magiging resulta kapag ang isang taong mananampalataya ay tumanggap na ng huling ulan?
wala na yatang mainam pang sagot dyan, Pastor, ano? Kundi itong itinala ng awit, Kapitulo 51, pasimulan natin sa talatang 12 hanggang 14. Ang sabi, ibalik mo sa akin ang kagalakan ng iyong pagliligtas at alalayan ako ng kusang espiritu. Kung magkagayoy, ituturo ko sa mga mananalangsang ang iyong mga lakad at ang mga makasalanan ay mga hihikayat sa iyo. Nakita mo, Pastor, ano? Pagka tayo'y pinagkalooban ng Panginoon ng isang bagong puso, ng isang tunay na pagkakilala sa Kanya, ito hindi mo mapipigilan eh. Iuudyok ng banal na espiritu sa iyong puso, no? Nadalhin ito sa mga tao na kahit na silang mga taliwas sa kalooban ng Panginoon ay mga hihikayat. Hindi dahil sa sarili mong kakayahan, kundi binago ka ng banal na espiritu at ang kapangyarihan niya ay nasa sa iyo na mag-akay ng mga kaluluwa pabalik sa ating Panginoon Diyos. Ang nakita ko sa sinabi mo, Pastor, ay kapag ang isang tao, isang mananampalataya, tumanggap na ng huling ulan, ay magkakaroon siya ng ibayong tapang at lakas na gumawa sa gawain ng Panginoon. Napuntahan ang mga nawawaglit at sabihin sa kanila ang kanilang kapahamakan at sila akayin. Hindi dahil mas mainam ka sa kanila, kundi binago ka na nga ng Panginoon. Naranasan mo na ang kanyang pagbabago. Naranasan mo ang kanyang kabutihan. Kahit gusto mo itong maibahagi, walang makapipigil sa iyo sa gayong gawain. Tama ka doon, Pastor, dahil yun din ang binangkaranasan ng mga alagad. Oho. Nang sila ay tumanggap na ng pagbuhos ng banal espiritu, ang wika dito sa aklat ng mga gawa, Kapitulo 4, talatang 20, ganito ang wika. Sapagat hindi mangyayaring di namin salitain ang mga bagay na aming nangakita at nangarinig. Kapag tumanggap sila ng banal, nung sila tumanggap ng banal espiritu, talagang hindi sila napigilang gumawa, hindi sila napigilang magsalita. Kung anong kanilang nakita, kung anong kanilang nasaksihan, kung anong kanilang narinig, ito yung buong tapang nilang ipinangaral at ibinahagi. Kaya kailangan talaga ng pagbabalik sigla, Pastor, eh. Naalala mo, nung unang tinanggap mo ang Panginoon, grabe ang kasiglahan mo eh. Gusto mo talagang maging kabahagi ka ng gawain, no? Ng pagpapakilala sa Panginoon. Pero dahil sa ating pagkakahilig sa kasalanan, dumadating yung panahon na nawawala ito, no? At doon kakailanganin mo ng pagbabalik sigla ng banal na espiritu upang ibalik ka sa dating kalagay ng una ng ikaw ay bagong hikayat sa pananampalataya. Sa madaling sabi, Pastor, talaga may pangangailangan tayo sa pagbuhos ng huling ulan. Mm. At dito natin makikita na talagang kapag ang lahat ng mga mananampalataya ay tumanggap na ng pagbuhos ng banal na espiritu o ng huling ulan, ay talagang makikita natin kung gaano kapangyarihan gagawa ang Diyos sa buhay natin at ito'y gagamitin ng Panginoon ngayon sa pagtatapos ng kanyang misyon. Gusto ko rin tukuyin, Pastor, ano, sa ating pag-aaral na ginamit din ang larawan ng tubig at ng apoy, no? Na pagkilala sa epekto ng paggawa ng banal na espiritu sa atin. Kaya yung una, sa una at huling ulan, ito'y paraan ng pagkaloob ng Panginoon sa atin ng banal na espiritu. Ito namang paglalarawan sa tubig at sa apoy, iyong magiging epekto sa atin pagka tayo ay tumanggap ng banal na espiritu. Ganito, Pastor, ang sabi sa Mateo Kapitulo 3, ang talata ay 11. Sa katotohanan ay binabautismuhan ko kayo sa tubig sa pagsisisi. Datapwat ang dumarating sa hulihan ko ay lalong makapangyarihan kaysa akin na hindi ako karapat dapat magdala ng kanyang pangyapak. Siya ang sa inyo'y magbabautismo sa Espiritu Santo at apoy. Kaya yung tinutukoy dito ni Juan Bautista nang dumating ang ating Panginoong Jesus sa kanya, eh, sa kanyang pangangaral at bautismo na ipagkakaloob ang kaalaman sa kalwalhatian ng Diyos sa tubig, no? Yung bautismo sa tubig. Ito yung tinutukoy sa Habakuk Kapitulo 2, ang talatay 4. Kaya pagka ang tao ay tumanggap sa Panginoon at nabautismuhan, ipinakikilala siya sa kalwalhatian ng Diyos. Sa kanyang pagsisisi, sa kanyang pagtanggap sa Panginoon, ipinakikilala siya sa kalwalhatian ng Diyos. Pero pagka tinanggap naman niya ang apoy, siya naman ang ipakikilala sa kalwalhatian ng pagsaksi sa ating Panginoon. Kaya mapansin mo, Pastor, sa huling yugto ng ating paggawa sa Apokalipsis Kapitulo 18, dito mo makikita ang
gawain ng banal na espiritu bago dumating ang ating Panginoong Jesus sa ikalawang pagkakataon. Unang talata, Kapitulo 18 ng Apokalipsis. Pagkatapos ng mga bagay na ito, ay nakita ko ang ibang anghel na nanaog mula sa langit na may dakilang kapamahalaan at ang lupa ay naliwanagan ng kanyang kalwalhatian. Kaya kita mo, Pastor, sa huling yugto, tayo na mga saksi, tayo na mga tinawag ng Panginoon sa pagsisisi at sa bautismo sa tubig ang kanyang gagamitin upang lalong maluwalhati ang pagganap ng banal na espiritu sa pagpapakilala sa ating Panginoon sa buong sanlibutan. Kaya kailangan yung pagsaksi, no? Ang tubig sa pagsisisi at dadalhin tayo sa pagkakilala sa Panginoon. At yung apoy naman na bautismo, siyang magiging paraan ng Panginoon upang ipakilala ang ating pagsaksi sa buong sanlibutan at luluwalhatiin ang Diyos sa buong sanlibutan. Sa ibang salita, Pastor, ay kapag ang isang mananampalataya ay nabautismuhan ng banal espiritu o nabautismuhan ng apoy, ang kanyang buhay ay magliliwanag na ito'y patungo sa pagdadala ng kaluwalhatian sa Diyos. Sapagkat tumanggap siya dun sa nauna, sa tubig, ano? Mm-hmm. Kaya't dadalhin siya ng banal espiritu. Kaya dito binabanggit na ang buong sanlibutan ay maliliwanagan ng kaluwalhatian ng Diyos sa pamamagitan nitong mga tumanggap ng bautismo ng apoy. Tama yun. Sapagkat pag ang isang tao tumanggap ng bautismo ng apoy, dito tinutukoy yung kanyang karakter. Ang kanyang karakter ay naghahayag ng karakter ng ating Panginoon. Tama. Kaya sabi ng Panginoon, di ba, ilagay mo sa taluktok ng burol, no, para do'y makita ang kaliwanagan, no, ng iyong buhay. Kaya mahalaga yun, Pastor. So dito makita natin, mga minamahal na mga kapatid, narito ang isang napakahalagang idudulot ng pagbuhos ng banal espiritu at ang pagbabautismo sa apoy na tayo'y maglulumiwanag sa kaluwalhatian ng Diyos at sa pamamagitan ng ating naglulumiwanag na buhay na kagaya ng katanghalian tapat ay napakarami mga tao ang maaakay na kumilala rin sa Diyos na ating pinaglilingkuran. Kaya pala, Pastor, ano, habang ginaganap natin ang pagtatapat sa Panginoon, habang iginagayak natin ang sarili sa lugar na tatanggap tayo ng biyaya ng Panginoon, ng kanyang paggawa sa ating buhay, lalong magniningas ang ating mga paraan ng pamumuhay, yung lifestyle na tinatawag, at gayon din yung ating pag-uugali, yung ating karakter sa maraming mga tao. Pastor, sa huling bahagi ng ating pag-aaral, sinasabi na natapos na ang dakilang tunggalian. Ano ba itong dakilang tunggalian na ito at paano ito dumating sa kanyang pagtatapos? Kaya ito, Pastor, yung tinatawag na tunggalian sa pagitan ng ating Panginoong Diyos at ng kaaway. Nais ng Panginoon na sa ganitong paraan maipakilala sa buong sanlibutan na hindi niya idinidikta ang kanyang pag-ibig, no? Kundi nais niya na sa kanyang kaluwalhatian at biyaya akayin tayo na piliin siya laban sa kaaway. Dito magaganap at magwawakas ito pagka sa ating mga buhay na lubos ang ating kalayaang pagpili sapagkat pinili natin na ang Panginoon ang maghari sa atin. Sa maling sabi, sa dakilang tunggalian ito sa pagitan ng ating Panginoon Diyos at ng ni Satanas, ay makita natin ang tagumpay ng Panginoon at ang tagumpay ng Panginoon sa ating mga buhay sapagkat naging karanasan natin ang tinatawag na pagpapanibagong sigla, ang pagpapanibagong buhay, at dito naluwalhati ng lubos ang ating Diyos at sa pamamagitan din ng ating nabagong mga buhay ay gagamitin ito ng Diyos para sa kanya nagtatapos na gawain. Dapat sana, Pastor, manatili sa ating mga buhay na ang tunay na pag-asa, bagamat magiging mahirap ang hinaharap natin sa pakikipaglaban sa kaaway, ay tiyak na magwawagi ang Panginoon sa dakong huli. Tama ka, Pastor, diyan. At bagamat meron tayong mga struggle, meron tayong mga pakikipagbaka, ang kaaway gumagawa, tayo inaakay sa pagtalikod o pagkalimot sa Diyos, o hindi pagganap sa kanyang gawain, pero huwag tayong mawala ng pag-asa dahil sa pamamagitan ng ating leksyon, mga minamahal ng mga kapatid, ay nakita natin tagumpay ang gawain ng Panginoon. Alam na natin ang ending ng labanan sa pagitan ni Kristo at ni Satanas. Mm-hmm. At alam din na rin natin ang ating bahaging gagampanan. Kaya wala tayong dapat ikipangamba. Wala tayong dapat ikatakot. Tayo ay patuloy lamang na magbukas ng ating puso sa banal na Espiritu. Hayaan lamang po natin siya ay makagawang makapangyarihan sa ating mga buhay at siya ang magtatapos ng banal na gawain sa pamamagitan at gagamitin ang bawat isa atin. Kaya, Pastor, hindi maihiwalay
ang panibagong buhay ng bawat mananampalataya sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu at ang misyon ng ating Panginoon na iligtas ang buong sambahayan ng kanyang tahanan. So, Pastor, napakaganda ng ating naging pag-aaral at bago natin tapusin ang ating leksyon, anong iyong panyaya na nais ibabot sa ating mga taga-subaybay? Mga kaibigan, mga kapatid sa pananampalataya at humahanap ng katotohanan ng ating Panginoon, hindi tayo pababayaan ng Diyos. Ang kanyang banal na Espiritu ang siyang mag-aakay sa atin sa patuloy na pagkilala ng kanyang kaluwalhatian, ng kanyang pag-ibig. At pagkahinayaan natin na ito'y gumanap sa ating buhay, tunay na aakayin tayo, hindi lamang sa ating sariling kaligtasan, kundi maipakilala nga siya sa buong sanlibutan. Maraming salamat, Pastor. Kami po'y nagagalak na ating pong natapos ang ating isang trimestring pag-aaral na may kinalaman sa revival at reformasyon. At sana po sa pamamagitan ng pag-aaral na ito, tayo po lahat ay naakay, nakilos ang ating mga puso na tayo nag-uumapoy sa pananampalatayang hinahangad. Maghanap na sa ating mga buhay, mga kapatid, ang pagpapanibagong sigla, ang pagpapanibagong buhay at ito'y magaganap sa kapangyarihan lamang ng Banal na Espiritu. Nahayaan natin siya ay palagi ang maghari sa ating mga buhay. Minsan pa po mga minamahal namin mga kaibigan, samahan niyo po kami sa pananalangin at idalangin natin ang pagtatagumpay ng misyon ng ating Panginoong Jesus dito sa lupa. Tayo po ay manalangin. O dakila at banal naming Diyos na nasa langit, ibinabalik naming patuloy sa inyo ang mga pagpupuri, ang mga pagpapasalamat sa lahat ng inyong kabutihan, sa lahat ng inyong mga gawa sa aming mga buhay. O Diyos, kayo'y aming sinasamba at kayo'y aming patuloy na pinararangalan. Maraming maraming salamat din po, O Diyos, sa inyong banal na Espiritu na wala pong sawa sa paggawa sa aming mga buhay, na kami tuloy-tuloy na inaakay lumapit sa inyo, magtalaga sa inyo. Hayaan siyang gumuwang makapangyarihan sa aming mga buhay upang kumagkagayon, O Diyos, sa inyo rin biyaya at kapangyarihan kami maakay sa mga pagbabago at ang kami, Panginoon, makapangyarihan niyong magamit sa inyo nagtatapos na gawain dito sa lupa. O banal na Diyos, alalahanin po niyo kami. Alam po ninyo, Panginoon, na aming mga puso, ang aming mga pag-iisip. Kami may mga pagkahirati pa sa mga kamalian, sa mga kasalanan. Idinadalangin po namin, Panginoon, hayaan po ninyong ang banal na Espiritu ang lumikha sa amin ng bagong puso, ng bagong isipan, ng bagong kabuhayan at patuloy naming hangarin sa inyong biyaya at kapangyarihan. Kami po, Panginoon, ay maging mga kasangkapan po ninyo na gagamitin sa pagdadala ng karangalan sa inyong banal na pangalan at sa pagtatapos ng inyong banal na gawain dito sa lupa. Amen. Panginoon, tanggapin po ninyo ang aming mga pagtatalaga. Kasama po ng aming mga manonood, ng aming mga taga-subaybay na nag-aaral ng inyong banal na salita. Saan man sila naroon ngayon, anuman ang kanilang kalagayan, patuloy po din namin silang itinataas sa inyo at inihiling, hayaan po ninyo na ang banal na Espiritu ay makagawang makapangyarihan sa aming mga buhay, sa aming mga puso, sa aming kanya-kanya mga pamilya, sa aming kanya-kanya mga iglesia, at hayaan po ninyo, O Diyos, kayo ay magtagumpay sa aming mga buhay. At kami po, Panginoon, maihanda na po ninyo sa pagsalubong sa inyo at manahin na namin ang langit na bayan. O banal na Diyos, ibuhos niyo pong may kasaganaan sa amin ang inyong banal na Espiritu. Panaganain kami sa inyong pag-ibig, sa inyong mga kabutihan, sa inyong kagalakan sa araw-araw. Salamat po, Ama, na inyong tinugon ang aming mga dalangin. Alang-alang po ang lahat sa dakila at banal na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. 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 Maraming maraming salamat po mga kaibigan na kami po ay sinamahan ninyo sa nakaraang 13 mga leksyon na kung saan ating tinunghayan ang kagalakan ng banal na Espiritong tuloy-tuloy na gumagawa sa ating mga buhay. At siya nawa ninyong palagi ang maging karansan ang masaganang pagpapala ng ating dakilang Diyos. Pagpalain kayo lahat ng ating Panginoon.
presenting the best news in the world. You're watching The Hope Channel. Hope Channel viewers are loyal, encouraging friends and neighbors to watch. Why? Our viewers believe that Hope Channel not only enhances living, but changes lives through its compelling lineup of programs. Documentaries take subscribers around the world and back through time, visiting places where history was made. Fascinating biographies open up the lives and times of people who made a difference. Travel programs transport the viewer around the world, demonstrating how people work together to make a better planet. Inspirational programming challenges viewers to experience the joy of discovering faith values and offer spirituality as an important part of a balanced lifestyle. Health and lifestyle programs teach disease prevention and make healthy living simple and attractive. Hope Channel programs provide invaluable support for developing healthy relationships and strong communities. Welcome to donor-supported Hope Channel. You are cordially invited. Every Saturday, Seventh Adventists around the world meet together to worship God, and we invite you to join us in Sabbath worship. The first part of our worship service focuses on in-depth group Bible study. We call this the Sabbath School. The Divine Worship Service features the Bible preaching service led by the pastor or a local elder. The entire service features prayer, enthusiastic singing, music, and fellowship. We extend a warm invitation for you to join us. With the high rate of divorce today, many young adults who are dating are wondering if it's worth it to be married. Is it possible to be happy in marriage? Well, one of the challenges of marriage is that oftentimes people are either too negative or too idealistic about their relationship. Marriage can be great, but because no one is perfect, there are no perfect marriages. So couples need to learn that there will be bumpy times as well as great times. And because of that, they need to realize that people will make mistakes. And so you need to learn to be forgiving, understanding, and realize that there's no perfect marriage because there are no perfect people. But if you are aware of that fact and you know that marriage is difficult, then you can prepare yourself and respond in a way that's constructive and that can build your marriage. From the 7,107 islands of the Philippines comes our sun-kissed warm congratulations to Hope Channel's newest milestone. We are proud to be a part of the Hope Channel team. This is the Lord's work. He will carry us through. And Team Philippines is with you all the way. Ministry of the Hope Channel. Mabuhay! Have you ever wondered if all the money spent on television is worth it? How much impact can a television program really have? In the early 1970s, Pastor Henry Feyerabend was invited to work with the Portuguese-speaking community in Toronto, Canada. There were approximately 250,000 Portuguese-speaking people in that city, and at that time, there was no Adventist presence among them. God impressed Pastor Feyerabend to create a television program to reach this group. TV stations at that time did not focus on multicultural programming, and it was nearly impossible to get television airtime. But after much persistence, Pastor Feyerabend met a man that had purchased half an hour on television.
Pastor Fireoven pestered the man over and over again until he was finally offered 5 minutes on each program for the outrageous total of $4,000. I think he gave him that price thinking that Pastor Henry would have walked out the door and said, "This is ludicrous." Henry said, "Where's the contract? Let me sign it." Walks out of the man's office. He's got this $4,000 contract he just signed. He's got six members in his church. He says, "You know what, this is ludicrous, this is ridiculous, this is crazy. Where am I gonna get the money to pay for this?" He says, "I better go back and tell this guy I made a huge mistake." But then he stops midway and he says, "But what if this door is being opened by God?" Anyway, he decides to head back to this little Ukrainian church that this Portuguese group was renting a room there. He goes to the mailbox as soon as he arrives at the church, and in the mailbox is a letter addressed to him personally. He thought that was kind of strange. He opens this envelope. Inside is a note from a friend he hadn't seen in 20 years. The gentleman's name was Dr. Edgar Latimer from Massachusetts. A little note in there simply said, "Henry, I thought you might need this. Enclosed is a $1,000 check." By the end of the week, another $3,000 had come in. Now the entire series of telecasts could be completely paid for. Now the focus began on, well, what am I going to do in 5 minutes? I mean, for those of you that do television, you know that 5 minutes on television, that's 140 words a minute. That's 700 words. It's not a lot of time. After much thought and consideration, Pastor Fireoven decided he would speak on the topic of prayer. Those first 5 minutes were live. And in the 700 words he spoke, he said, "Some people tell me God is dead, but I know he is alive because I just spoke to him." That resonated with his audience. The program comes to an end. Pastor Henry says, "If you're watching this program and you'd like to receive a Portuguese Bible, call the number that appears on the screen right now." And after that telecast, we got 28 requests for Bible studies. Among the 28 callers, there was a very special couple. Well, that couple was my mom and my dad. My mother and father watched that very first program that Pastor Henry put on the air. My mom and dad called for the Bible. My mom and dad accepted the offer to study the Bible. And as a result, 16 people in my family are members of the Seventh-day Adventist Church today. So, are television programs worth all the effort and investment? The answer for this family is clearly yes. Imagine if Pastor Fireoven did not listen to God's instruction to record a television program. What if the generous donors never sent in the money? This whole story would have been very different. Pastor Bill Santos' family still watch the It Is Written programs. And they watch and they see that their son is now the speaker on that program. You see, because I also speak on the Portuguese program. And so, you know, we have a tremendous opportunity with media and what the Hope Channel does and what the various television ministries do. I mean, God has given us this opportunity to penetrate into millions and millions and millions of homes. And television ministry is the means by which God is proclaiming His truth in these final days. I sincerely believe that with all my heart. Be in too. Join the Hands of Hope Ministry, a visionary group of Christians rapidly spreading the gospel to all the world, every minute of every day, in large crowded cities, in high-rise apartments, and in countries where missionaries lose their lives. Hope Channel is there, making a difference and changing lives. After traveling the globe for nearly 40 years sharing the gospel of Christ, I know of no better way to communicate the gospel than television. You can be a hand of hope in giving the gospel to spiritually hungry people. As a Hands of Hope member, you'll receive monthly reports on Hope Channel's global progress, thrilling mission stories on DVD, and a membership card that allows you 10% off all your book purchases at Adventist Book Centers across North America. So write, call, or visit us online to receive your free Hands of Hope brochure to learn more about how you can make a powerful difference in God's work with the Hope Channel. Thank you.
Every project, every shooting, every dream that comes true comes with a price, hard work. But with every production, every script, every realized dream comes a renewed heart and life. For every broadcast, every sermon, every song, there is an opportunity to reach hearts. All of these are part of the great mission of life, to plant hope. There are multitudes of people around the world, and God wants to speak to everyone individually, to touch their hearts as if there is no other one. Sometimes this is done through a computer with the living word. Sometimes a simple pamphlet with the word. At other times, TV, radio, sometimes the word through a man, but always a heart in need of love. In Peru, a preacher called out to a man from among the congregation. It was a special live broadcast. Amazingly, it was a man hired to operate one of the cameras on this TV production. We needed his services, but God wanted his heart. A cameraman who had made no commitment to the Lord, but the power of the word penetrated his heart and mind, and he accepted Jesus. Guillermo, deja tu cámara ahí donde estás. Hoy es una noche de gloria para ti. Guillermo left his post at the camera and came to the front of the church. Te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Guillermo Eduardo abandoned his secular life and was born to a new era. Guillermo, in his media production, was only building the ark. But now this ark became his avenue of salvation. Just as Christ revealed himself in the Jordan as the Son of God, so it was that he revealed himself in the life of Guillermo. God desires to plant his seeds of hope in homes and in churches through the use of satellite media. And Jesus says, "What I tell you in the dark, speak in the daylight. What is whispered in your ear, proclaim from the roofs." This message of hope encourages us to shout from the rooftops through satellite dishes and antennas that Jesus is our hope for salvation. You are cordially invited. Every Saturday, Seventh Adventists around the world meet together to worship God, and we invite you to join us in Sabbath worship. The first part of our worship service focuses on in-depth group Bible study. We call this the Sabbath School. The Divine Worship Service features the Bible preaching service led by the pastor or a local elder. The entire service features prayer, enthusiastic singing, music, and fellowship. We extend a warm invitation for you to join us. Hope broadcasts everywhere in the world with 10 global channels and is affiliated with more than 50 production studios on 6 continents. The result? Hope Channel provides a diverse programming mix in many of the world's major languages. Hope is more than great television. It's a donor-supported ministry that's part of an international family of educational institutions, churches, retail outlets, and hospitals. Welcome to Hope Channel.